Magandang umaga po sa inyong lahat. Ating pong ipinagdiriwa ngayon ang ikalimang linggo ng Kwaresma na may tema Ang Buhay na Dala ng Pagpanaw ni Jesucristo. Ipinagdiriwang natin ang ikalimang linggo ng 40 araw ng paghahanda para sa pagdiriwang ng kamatayan, pag-ibig at muling pagkabuhay ng Panginoong Jesucristo. Ito ay nakatuon sa buhay na dala ng kanyang pagpanaw. Nasa gitna ng dula si Lazaro na matay, ngunit muling binuhay ni Jesus. Ang huling pagkabuhay kay Lazaro, ang huling tandang ipinamalas ni Jesus. Ang tanda ay isang kagilagilalas na pangyayari ginawa ni Jesus upang ipamalas ang katotohanan ng kanyang sayo. Ang katapusang ito ang nagtutulak sa mga taong magpasya para o laban sa kanya. Ang huling pagkabuhay kay Lazaro, ang huli at pinakadakilang tandang nagpapakita kung sino ang talagang mamahalagan ni Jesus at kung sino man ang kanyang mga kaaway. Magsitayo po ang lahat. Umpisan natin ang ating pagdiriwang sa Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, nagbuwis ng buhay para sa ating kaligtasan, ang pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pag-ipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, nais nating maging tunay na mga lagad ni Kristo. Ngunit maraming umaaraw sa paglalais natin ito. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at magpasya tayong matibay para sa Panginoon. Para sa aming kawalan ng pananampalataya sa iyo bilang Panginoon ng buhay at kamatayan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa iyo bilang tagapagdala ng buhay na walang hanggan, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kagulangan ng pagmamahal sa iyo, nag-aalay ng sariling buhay para magtamo kami ng kaganapan at kaligayahan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga pangyarihan alang-alang sa dakilang pag-ibig ng iyong anak na siyang nagbunsod upang mahalin niya ang lahat. Ano ba't pusa niyang inako ang mamatay para sa sanlibutan? Kami naway masigat, naway masigasig na tumaka sa kanyang dinahanan, sa iyong pag-akay at sa kanyang pamamagitan. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahaya ng salita ng Diyos. Ang sipi galing sa aklat ni Propeta Ezekiel ay nagsasabi nasa pagbubukas ng libingan at nasa pagbibigay ng buhay, makikilala ang Panginoon. Tulungan sana tayo ng salita ng Diyos na tumibay ang ating pananampalataya sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat kay Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoong Diyos. Magpapayag ka. Sabihin mo, yung nasasabi ko,
Tayo po, ibubukas po ang iyong libingan. Ibabawat po ang iyong uwi sa inyong bayan. Kung may bubukas po ng iyong libingan at may babawin po kayo, makikilala ninyo ako ang Panginoon. Hihingan po kayo upang kayo'y mabuhay at may babalik po kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa piling ng Diyos, may pag-ibig at tutubos. Piling ng buong Diyos na pag-ibig ang Diyos. Sa gitna ng paghihirap, tinawag mo yung Panginoon. Panginoon, ako'y tingin, pagkat ako'y tumatapoy, bibigin mo ang aking pagtawag ko at paghingi ng iyong tulong. Tugon. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at tutubos. Kung ikaw ay may talaan itong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay naliwan. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo'y matakot. Tugon. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Sabik akong naghihintay sa tulong mo, Panginoon. Pagkat ako'y may tiwala sa pangako mong pagtulong. Yaring isang pananabik, Panginoon, ay higit pa sa sereno naghihintay ng pagsapit ng umaga. Tugon. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Magtiwala ka, Israel. Magtiwala sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang nakahanda sa sino man ay lumubos. Ililigtas ang bayang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanyang kasalanan. Tugon. Sa piling ng buong Diyos, may pag-ibig at pagtubos. Ang ating sipi galing sa sulat ng mga taga-Roma ay nagtutulad ng dalawang uri ng buhay. Ang ayon sa laman at ang ayon sa Espiritu. Ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo ang siya rin magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang naranahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang iyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang iyong Espiritu dahil sa pinamalasada na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesucristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon,
Nagpasabi kay Jesus ang mga kapatid na babae ni Lazaro, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito." Nangyari ito upang maparangalan ng Diyos, at sa pamamagitan nito ay maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkapatid na Martha, Maria at Lazaro. Gayun may pinaparaan pa niya ang dalawang araw matapos mabalitang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanya ng mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." Pagdating ni Jesus, nalaman niya ang apat na araw na nakalibing si Lazaro. Nang marinig ni Martha na dumating si Jesus, sinalubong niya ito, ngunit si Maria na iwan sa bahay. Sinabi ni Martha, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Martha, "Nalalaman ko po siya'y mabubuhay ulit sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya, "nananalig ako sa inyo. Kayo pong anak ng Diyos, ang Mesiyas, na inaasahang papalito sa sanlibutan." Si Jesus ay napahimutok, "Saan ninyo siya nilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, nalig kayo at tingnan ninyo." Tumami si Jesus kaya sinabi ng mga Hudyo, "Talagang mahal na mahal niya si Lazaro." Ngunit sinabi ng ilan, "Napagpalilat ng bulan ang taong ito, bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan, "Ito'y yungin na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Martha, "Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon, napagnaro na siya patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba sinabi ko sa inyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos." At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dinilig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinilig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka." Lumabas na si Lazaro, napupulubutan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Talagang ninyo siya at nang makalaya." Marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nananalig sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ang aming Panginoong Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Nasa ikalawang linggo na tayo, ang apat na araw na paghahanda natin para sa Pasko ng Pagkabuhay. At napakaganda ang kwento sa ating Ebanghelyo ngayon. Ito yung kamatayan ni Lazaro, pero binuhay muli siya na aking Panginoong Jesucristo. Kung makikita po natin marahil sa unang bahagi pa lang, napakaganda na noong
mong ginawa ng magkakapit na Marta at Maria. Kayo po ba kung namumroblema kayo, meron kayong pinagdadaan ng mabigat, kung nahihirapan kayo sa buhay, sino ang unang naaalala ninyo? Kung nangangailangan kayo ng pera, sino ang unang naaalala ninyo? Siyempre, yung maraming pera. Kung nagkakasakit tayo, sino ang unang naaalala ninyo? Siyempre, ang inyong nanay, mga magulang, mga kapamilya. Kung na-disgrasya kayo, sino ang unang tatawagan ninyo? Sino kaya ang unang naaalala ninyo? Kaibigan? O mahal sa buhay? Kung nangangailangan kayo ng anuman, sino ang pinupuntahan? Sino ang naaalala ninyo? May mga tao unang-unang nating naaalala. Pero sa mga pangangailangan ito, kung nagkakasakit, kung nangangailangan tayo, nabibigatan tayo sa buhay, naaalala kaya natin ang Panginoon. Naaalala kaya natin si Jesus. Dahil sa unang bahagi pa lang ng ating Ebanghelyo, may sakit si Lazaro. Sino ang unang naaalala ng mga kapatid na Marta at Maria? Di ba si Jesus? Sabi niya, nagpasabi sila kay Jesus. Ipinasabi nila kay Jesus. Pero tingnan po ninyo ang Panginoon. Napaganda ng kanyang pananaw. Sabi niya, hindi magtatapos ito sa kamatayan. At marahil ganun ang pangako ng Panginoon para sa mga lahat ng lumalapit sa Kanya. Ganun ang pangako ng Panginoon para sa lahat ng nakakaalala sa Kanya. Ganun ang pangako ng Panginoon sa lahat ng nananampalataya sa Kanya. Na hindi magtatapos sa kamatayan ang anumang pinagdadaanan nating mabigat sa buhay. Hindi magtatapos sa kamatayan, hindi magtatapos sa hindi magandang bagay, ang pinagdadaanan natin kung alam po natin lumapit kay Jesus, kung naaalala po natin ang Panginoon sa panahon ng ating mga pangangailangan. At tinutuon ng Panginoon yun. Kadalasan nababasa natin ito sa pagbasa sa mga funeral masses na binubuhay, nagkakalog ng buhay ang Panginoon para sa kanyang kaibigan. Pero hindi ba, kaibigan natin si Jesus kapag lumalapit tayo sa Kanya? Itinuturing natin kaibigan ng Panginoon kapag lumulugod tayo sa Kanya? Naalala ba natin lumuhod? Naalala ba natin magdasal kapag meron tayong pangangailangan sa Panginoon? O tayo ang gumagawa lang ng paraan o hindi natin naaalala ang Panginoon? Siguro may ibang ibig sabihin ng lockdown natin ngayon. Kailangan natin si Jesus ngayon. Kailangan natin ang Panginoon ngayon. May ibig sabihin ng lockdown. Ang lockdown siguro, mag-lock ka ng kwarto mo at lumod ka. You need lockdown. Hindi mo kailangan ipakita sa mga tao na nagdarasal tayo. Pero alam ng Panginoon na kailangan natin siya ngayon. Sa panahon ngayon ng krisis, sa panahon ng epidemya, saan tayo lalapit? Kahit yung mga mayayaman, kahit yung mga may kaya sa buhay, kahit yung mga makapangyarihan ngayon, ano ang bukang bibig ng mga tao? Magdasal. There is nothing more powerful, walang mas makapangyarihan pa kaysa sa Panginoon. Kahit na coronavirus pa yan, walang mas makapangyarihan pa kaysa sa Panginoon. Lock down. You lock yourselves up. You lock yourself up. And you need that. Dahil kailangan natin ang Diyos. Tularan natin yung mga kapatid. Sino ang unang naalala nila? Si Jesus.
Nagpadala sila ng mensahe sa Panginoon. Ipadala din natin ang mensahe sa Panginoon sa pagluhod natin sa kanyang harapan. At ano ang sasabihin ng Panginoon? Hindi magtatapos sa kamatayan ang bagay nito. Hindi magtatapos sa kamatayan ang pinagdadaanan natin. O mananampalataya kayo sa Diyos. Sana naaalala natin ang Panginoon. Dahil siya lamang ang tunay na nagbibigay buhay. Siya lamang ang tunay na makapagbibigay ng buhay sa atin. Makikita ninyo sa mga palengke ngayon, kakandara pa yung mga tao sa pagkuha ng kanilang pangangailangan. Nagsisisigan sila sa pagkuha ng kanilang mga pagkain. Pero marahil, oo, kailangan natin mo. Pero lumulungkot kaya tayo at nagtara sa iyo. Sinasabi din kaya natin, nagpapasabi kaya rin tayo sa Panginoon. Panginoon, ito yung pangangailangan namin na dahil niwala ka at nabibigyan. At sa huli, magtatagumpay tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Tatagumpay tayo. Mabubuhay tayo. Maliligtas tayo dahil sa kapangyarihan ng Jesus. Sa lockdown na ito, sama-sama po tayong maglak sa ating mga bahay. Pero sama-sama rin tayo magliligtas sa ating mga bahay. Sama-sama natin ipasabi sa Panginoon, kailangan natin si Jesus. Dahil ganun din ang sasabihin niya sa akin. Hindi magtatapos ang bagay na ito sa kamatayan. Hindi sa ligtasan na sa pagkabuhay natin ng dati ni Jesus. At ano kayo tayo? Ipasama natin. Ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisa anak ng Diyos, Panginoon natin na lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ng Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na namatay, inilibing, nanaot sa naroon ng mamayumaw, nang may katlong araw ay buhay na mabuli, umakyat sa langit, nalulugod sa kanan ng Diyos ng mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rin ito at hukom sa nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal ng simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa katawan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idulog natin sa buong may kapal ang ating pangangailangan sa buhay, at lalo na ang ating mga paghahangad sa buhay na walang hanggan. Ang ating sasambitin, Diyos na buhay, dinggin mo ang iyong bayan. Diyos na buhay, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa bayan ng hiniwang ng Diyos, upang magabayan nila ang kanilang katawan sa pagtahak sa landas na patungo sa buhay na walang hanggan, manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na buhay, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa lahat ng mga Kristiyano, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap sa pananampalataya,
ay magtulungan silang maayos ang kanilang pagkakawatak-watak at mahanap ang pagbubuklon at pagkakaisang wagas. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na buhay, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang mapahalagahan nila ang buhay ng tao at may pagtanggol ito sa lahat ng panganib mula sa buhay ng sanggol sa sinamukunan hanggang sa buhay ng namihina dahil sa katandaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na buhay, tingin mo ang iyong bayan. Para sa mga taong namimikhati dahil sa pagpanaw ng kanilang mga mahal sa buhay, upang maayos sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggang dulot ng pagpanaw ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na buhay, tingin mo ang iyong bayan. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito, upang mapahalagahan natin ang buhay ng lahat ng nakapaligid sa atin at madala sa kanila ang pag-asang may higit na magandang buhay na nag-aabang sa lahat ng sumasampalataya kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos na buhay, tingin mo ang iyong bayan. Tahimik na dalangin ang ating mga sarili at kanilin. Ama naming nagbibigay ng pag-asa sa buhay na walang katapusan, isugo mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang malabanan namin ang lahat ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa sa harap ng kamatayan. Manatili nawa matibay ang aming pananalig sa buhay at maging pagkabuhay ng lahat na walang iba kundi ang iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Puri-puri ka, Diyos, sa mga wikas sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa lupa, buka na aming pagdawa. Pinapin ito para maging pagkanyang ibig. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at magpakailanman. Puri-puri ka, Diyos, sa mga wikas sa libutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming may aalay. Mula sa atas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inumin at ibigay ng mga Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal ngayon at magpakailanman. Manalangin kayo mga kapatid, upaling paghahay na italugdan ng Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Panggawin nawa ng Panginoon itong paghahayin sa iyong mga kamay, sa kapwayan niya at kaangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha, kami dumadalangin ang mga pinapagsaloob mo na mga nilalaman ng pananampalatayang Kristiyano ay iyong gawing dalisay pamundaan sa pinagdiriwan ng paghahay ko. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos.
Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming mga pangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa mungkin ng Jesucristo naming Panginoon. Siya ay di nalaiba sa amin, kaya't siya ay nagdadalamhati sa pagpanaw ni Lazaro ang kaibigang iyo. Siya ay di nalaiba sa iyo, kaya't taglay ka pangyarihan. Kanyang binumay ang kaibigang yumao. Sa kanyang pakikiramay sa katauhan, kami kanyang pinakikisamahan upang maipagdiwang ang mga paliwatin ng iyong pagmamahal na sa aming bumubuhay. Kaya kaysa naman kaya na nagsisiawit na papuwi sa iyo na walang mumbay sa kalamitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilala. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos sa mga pangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang nga parito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa umitang Espiritu ng isang usul na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad na usap. Tanggapin ninyong lahat ito at kami. Ito ang aking katawan ay nahandog ng dahil sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad na pilita. Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at ng walang hanggang pipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niya ito, bilang pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng wala. Kaya tinalay namin sa iyo, tinapay ang bibigay buhay ng kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin ka magsalo-salo sa kamanatuhan ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalimapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco naming Papa, ni Enrique naming Bispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin rin ang patid naming nahulay. May pag-asang sila may mabubuhay na hindi naman ang lahat ng makumano. Kaawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pahindapatin ng lahat ng makasalo sa iyong buhay na walang bukas. Kaysa na Marbeheng Maria ng Diyos, San Jose ng Esposo, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal, gaya ni San Francisco na namoy dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang na walangin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng imanak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo Diyos sa mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magba sa walang hanggan. Amen. Sa takubinin ng mga kagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, lihayag natin ng lakas loob. Alamin sumasalangit ka sa
Oratio imperata laban sa paglagana ng coronavirus. Diyos Ama namin, lumalapit kami sa iyo sa aming kahilingan na kami ay proteksyonan laban sa N19 coronavirus na kumitil ng maraming buhay at nakapekto na sa sangkatauhan. Nananalangin kami para sa iyong biyaya para sa mga taong inatasan na pagkaralan ang kaligasan at ang sanhi ng virus na ito, gayon din upang mapahinto ang patuloy nitong paglaganap. Gabayan mo po ang mga inatasang mga laga sa kalusugan sa kanila nawang magampanan ang kanilang tungkulin ng buong husay at may malasakit. Gabayan mo po ang mga kawani ng pamahalaan at ang mga nasa pribadong institusyon sa kanilang paghahanap ng lunas upang masuk po ang epidemyang ito. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga naapektuhan. Nawa ay hilumin mo po ang kanilang karamdaman. Ipagkaloob mo po nawa sa amin ang iyong biyaya
upang kami ay patuloy na makagawa ng kabutihan para sa lahat at makatulong sa lahat ng mga nangangailangan. Ipinapanalangin po namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, iyong anak, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming ina at tulong ng mga Kristiyano, sa Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pablo at San Pedro, ipanalangin mo kami. Panalangin para kay San Roque. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin o butihin sa Roque, sapagkat ikaw ang napili at itinalaga ng Diyos bilang tagapag-alaga ng mga taong may kapansanan sa katawan at kaluluwa. Isinasama namin na linapin mo ang lahat ng mga dumudulog sa iyo. Ipagsadalang sa lahat ng mga panganib sa katawan at kaluluwa, lalo-lalo na sa mga tukso laban sa kalinisan. Magalang kong iniluluhog sa iyo ang biyayang pagtibayin pa sa araw-araw ang aking pananampalataya at kamtan ko ang liwanag ng Espiritu ng Diyos para sa mga nasasadlak sa kasalanan tulad ko. Sakmalohan mo at ituon mo sa akin ang iyong butihing paningin upang mapaglabanan ko ang mga hirap ng katawan, puso at kalooban, nang sa gayon ay maging karapat-dapat ako sa mga biyayang nais kong nakamtan sa araw na ito. Dakilang Sanoke, inihahandog ko sa iyo ang buhay ko, kasama ang aking kaisipan, damdamin at gawain. Nagpapasalamat din ako sa iyo sa lahat ng biyayang nakamtan ko. Naway ang banal na buhay mo ang maging uliran sa akin, at kung sakaling ang paggawa ng mabuti ay maging mahirap para sa akin, ipagkamit mo na ako'y magkaroon ng biyaya at lakas ng loob na sumunod sa iyong mga yapa. Ikaw na nagpakita ng mabuting halimbawa sa isang pamumuhay sa piling ng Diyos. Dumating nawa ang sandali na sa iyong pamamagitan ay maging karapat-dapat ako sa mga pagpapala ng may kapal upang sa langit ay makapiling ko'y ng Diyos na kasama mo. Siya nawa. O San Roque, ipanalangin mo ako ngayon at sa oras na aking kamatayan. Amen. Panalangin ni San Francisco ng Assisi. Panginoon, gawin mo ako kasangkapan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pag-aalitan, hayaan mo niyasip ko ang pag-ibig. Kung saan may pananakit, pagpapatawad. Kung saan may pag-aalinlangan, pananampalataya. Kung saan may panghina ng loob, pag-asa. Kung saan may dilim, liwanag. At kung saan may kalungkutan, kagalakan. O banal na Panginoon, loobin mo ako kong higit na hamarin na ako ay alinin kaysa akong magpagaan ng loob na unawain ako sa halip na akong umunawa, na mahalin ako sa halip na ako ang magmahal, sapagkat sa pagbibigay nakatatanggap tayo, sa pagpapatawad tayo napatatawad, at sa pagkamatay tayo'y sinisilang sa buhay na walang hanggan. Amen. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay mapabilang nawang lagi sa mga kahanib niya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Subayin niyo ang Panginoon.
at sumainyo rin. Pagpalain mo kayo mga pangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating misa, umayo kayong taglay at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Blessed is the fruit.